Guys, tingnan natin yung aking nakalkal sa baol. Ito yung piso natin. 1999 pa pala, kapapanganak ko doon sa pangalawa kong anak. Yan, piso na yan. Ito naman po yung 1 baht ng Thailand. Ayan, no. Naka may 1 dyan naka ano. Ayan, nakasulat ng ayan. Lumabo. Tapos naman yun ating ito naman yung asan na yung 2 baht? May 2 baht na yata dito. 5 ito. Wala akong 5 baht. Ay 2 pesos. Ay 25. Wala yata akong 2 pesos dito. Walay. Parang meron. Walay po. Tapos yung ano naman, yung 2 baht nila ay ganito po yung 2. Ayan. Yung 2 baht. Yung kapalit po ng 1 baht nila dito, sa pera po natin ay almost 157 ngayon. Hindi ko, pagka tumataas ay hanggang 1.60. Yan, ang kapalit po ng pera natin sa pera nila dito, yung one baht, yung ganito. Baliktad pa. Ayan. 1.57, tataas yan hanggang 1.60, 1.68. Parang, ano din, parang Taiwan, pera ng Taiwan. Ayan. Itong, ayan. Ito naman po ay 50, ano, kalahati ito ng 1 baht nila. Itong 2 baht, kasi yung kulay po ng ating, ito. 25 centimo. Centavos. Yun ang ano kasi yung kulay niyan. Pero ito yung bagong na 25 centavos natin ngayon. Yung pinakita ko na kulay dilaw na ito ay matagal na po ito na centavos. 2017 nila ginawa ito. Ito naman po yung bagong 1 peso natin. Tapos itong 10 pesos natin. Ayan. 10 pesos po natin sa 10 baht ay halos magkapareho ang style at saka kulay. Ayan. 10 baht. Ayan o yung baht. Yung 10. Pero yan sa atin yung nakalagay dito sa ano yun nakalagay dito. Ano, yung ito. Ano yan ng ano natin ng ito yung sa between yun sa kanila ay ito yung sa temple nila tapos yan tao yung ano king nila na 70 years na naging king nila dito yan. Tapos guro naman nakikita nyo na yung nasa ilalim ito naman po ay 20 baht. Ayan, kung sinong king nila, yan ang nakalagay na tao sa malahat ng pera nila. Yun sa atin naman po ay, ang 20 baht natin ay ibang kulay. Ito po, ang 20 baht natin. Ay, 20 baht, 20 pesos. Ay, so, say. Ayan. Yung 20 baht nila, kasi yung kulay po ng 200 pesos natin. Ayan, halos green at saka green ito. Ayan. Kulay green. Tao lang ang hindi magkapareho at saka yung style. Tapos, ito, 20.
Yung 1,000 naman po nila ay, ayan, 1,000 natin, mga mukha ni, sino tong mga pagmumukha na to? Ayan, ito naman yun sa kanila, yung king nila ang nakalagay dito sa pera ng yung 1,000 nila. Ayan, mag-ama po yan. Yung 70 years na king nila, tapos yung anak na niya na king ngayon, yung putot niya pala. Dahil hindi nagkakaanak ng lalaki. Tapos po, yung 100 po nila, ito po, 100 baht po nila. Yung 100 baht po ay i-times nyo po sa 1.57 or hanggang 1.57 times ano times 100, yan po ang ano natin, palit ng pera nila sa pera natin. Mas mataas po ang ano ng value ng pera nila sa atin. Ito po 20, 20, ngayon, isandaan po natin, ay violet sila, ay yung, ito, kasi ang kulay ng, ano natin, ng 50 pesos natin yung kulay ng, ano nila, pero sa atin, mas dark yun sa atin, no, ayan, 50 pesos. Sa kanila ay 100. Magkasing kulay. Ayan. May pagka-uwi ako, may pamasahe pa ako pa uwi ng Baguio. Ifugao. Ito naman po ay 500 natin. Ayan po. Tapos yung ano to, ano ba tong ano, yung ibon na yan, ano-ano nang ginagawa nila sa ating pera. Tapos po, tapos na po tayo sa pera. Yan, dami kong susi dahil susi ng mamaleta. Kita na laging bumibiyahe kaya may mga susi na. Ito naman ay ano ko sa resibo sa 7-Eleven po yata to. Ano si ba? 7-Eleven ng Thailand po. Hindi natin maalam basahin yan, oh. Hindi na ko naintindihan. Alam kung saan nakasulat dito, nasa English yung ano. Ito naman ay yung card ng anak ko. Magnetic card niya sa doktor niya sa Israel. Dahil doon ko pinanganak. Kaya lahat ng bata po ay may ganito. Every month po na binabayaran ito. 150 yata. 150 bata. Ay, but 150 shekel. Ito naman po ay yun sa ano dito sa agency ng mga trabaho dito, maid and nanny service. Ito naman po yung sulat ng aking amo noon, release paper ko, itinago ko hanggang ngayon, naka Hebreo pa. Gusto kasi nilang bumalik ako eh, wala na, sa Kiryat Kaim. Ito naman po ay yung border pass ko galing ng Israel bago ako makalabas. Ito naman po ay yung pangalawa kong apply ng ano, renewal. Pangalawa kong apply ng passport ko yung sa renewal. Kasi yung una kong passport ay ano, yung una kong passport ay naiwan sa Pilipinas.
Uniwan ko na doon. Tapos, ito, yung... Ito naman po ay yung pangatlo na ito na ano ko. Sa Israel ko na na-i-ano to. Na-i-renew. Ayokong pakita kasi lahat ng details ko. Hindi dito po lahat. Ayan. Israel po yan. Sa Israel ko po na ano to. Na-renew. Yan anak ko. Pinag-drawingan. Naka may ginagawa ako, ay ang ano niya, ang bait-bait niya ako. Pala, ayan ang ginagawa niya. Lahat ng lips ko ilinabas. Ito po ay pang-apat po na passport na renew ito. Parang may isa pa. Ayan. Dito na po sa Bangkok, ito yun nung kay si President Duterte na po ang president. Kaya ganyan po ang style. Ito naman po ay yung 10 years na po. Ito lahat po ito, yung tatlo na to, ay 5 years. Ang ano niyan, ang expire na niyan. Ito naman na yung last na ano. 10 years na po ito. Kaya matagal ko pong gagamitin niyan. Hindi po ano yung ating... pagkagagamitan. Hindi po tayo ay magsasawa lang po tayo yung paglalagyan dahil mang tagal po. Okay, ngayon guys, tabi na po natin. Ayan. Dito po sa aking pinagtaguan. Yung mga shekel, hindi ko alam kung saan na yung mga ano. Yung 10 shekel, ganito din po. Tinago ko po yun dahil takot po ako baka ako eh maibili ko. Baka nga, nabili ko na. Ayan. Ito ko po itinatago dahil yung may mga halos magkapareho na pera dito sa pera sa atin. Ayan, sabi ko itatago ko, ilalagay ko sa ano. Pera pala ng Pinas ito, 25 centimos. Bago. Ayan lang po. Siguro, baka nakauwi na naman ako nung hindi nagka-pandemic, baka nakauwi na naman muli kami ng anak ko. Nagka-pandemic eh. So, itago natin yung ating susi ng ating lucky susi. Okay po guys, maraming salamat po sa inyong panonood sa aking mga vlogs. Sana po hindi kayo magsasawa pag mapanood ang aking vlogs ng mga ginagawa. At hanggang sa muli po, mga guys. Bye-bye. Ayan.